Hello, yo boys and girls, future architects of the Pilipinas. Sa ilang buwan na lang, exam na naman, at kami ay naghahabol. Ako ay naghahabol na matapos ang classes ko sa CDEP, o Center for the Design Environment Professions. Anyway, so pagkaraan ng ilang buwan, may ilang ulit na kagawa, no? So itong mga ito ay mix ng building tech and building utilities na mga tanong. Yung iba, natatanong ng mga estudyante. Yung iba, yung mga gawa-gawa lang. Kulang, no? Gawa-gawa ko lang. So, again, itong mga ito ay pwedeng lumabas o hindi lumabas sa exam. Mga mapa-exact question o topic o banggit sa exam yung ilan sa mga choices, ganyan. Pero, so, huwag niyong kakabisaduhin. Lagi ko sinasabi yun. Ang maganda, mahalaga ay mahapag-practice kayo ng approach nyo sa kada tanong. So, let's start. So, number one, testing of batch mix concrete is done. A, at the batching plant. B, at the testing lab. C, at the site. D, anywhere but witnessed. Ang sagot ay anywhere but witnessed. So, bakit hindi yung tatlo? Sa site, may ginagawa bang testing ng batch mix concrete o ready mix? O kaya tinawag ng batch mix galing ng concrete batching plant? Meron. At usually, ang ginagawa dyan ay yung slump testing o slump test. Tapos, sa lab, may ginagawa bang test? Meron din. Sa konkreto, madalas yung compressive testing. No? And then, sa batching plant, meron bang ginagawa? Oo, meron. Yung tawag ay trial mix. Usually, yung trial mix ay kasama doon yung, siyempre, yung representative ng batching plant, yung contractor, nakausap nila, o kung may project manager, yung, say, yung client mo, nandun din yan, o kaya ikaw as an architect, pwede ka mag-witness. Sa trial mix, may ginagawang slump test, meron ding cylinder sampling, tapos yung sample na yon, eventually ay ipapa-compressive test mo. So, sa lahat ng lugar, merong testing. So, hindi mo pwedeng piliin yung lab. Hindi mo rin pwedeng piliin yung site, pati yung batching plant. Dahil nga, ayun, lahat sila pwedeng maging venue. So, lugar kung saan pwedeng gawin yung testing. Kaya, pinaka-safe is anywhere but witness. Kailangan may witness. Sino yung pwedeng mag-witness? Pwedeng ikaw. May project manager, o gusto ng client mo siya, basta may witness. No? Ang usually na nagsasubmit ng, kunyari, for cylinder sampling, ay compressive testing, ang usual na nagsasubmit ng cylinder ay yung contractor. Ngayon, kung si contractor may kausap na batching plant, kadalasan kasama na sa kontrata ni batching plant yan. So, yung coordinator ng batching plant ang magsasubmit. So, pwedeng kasama sa pag-witness yung representative ng contractor tsaka ikaw o kung may project manager man. Okay, next. So, number two, which is not an indoor equipment, exhaust fan, window type ACU, split type ACU, electric fan. Ang sagot, window type ACU. So, bakit hindi yung tatlo? So, yung image dito, una, ay yung split type, no? Kung saan meron kang indoor unit na mas kilala technically as your FCU, yung outdoor unit, ACCU naman. Okay? Tapos, yung exhaust fan, so, merong itong indoor, tama? Merong itong outdoor. Ang tanong, alin yung hindi indoor? So, ibig sabihin, alin yung outdoor? Diba? Kung babaguhin mo yung wording sa tanong. Yung exhaust fan, pwede ba siyang indoor, outdoor? So, kunyari, sa simpleng bahay, nilalagay yan kadalasan sa mga banyo. Sa mga mall, sa mga banyo. Sa mga mall, o sa mga ibang project na medyo malalaki, merong mga exhaust fan. Lalo na kung naka-centralize ka, at yung exhaust fan na yon, for example, ito yung building mo, pwedeng nasa deck. So, ducted, connected, kada palapag. Yeah, pwede rin naman kung ito yung palapag mo, meron niyang ceiling plenum,
pwedeng may exhaust fan dito. So, ducted din yun. As yung exhaust fan, ducted. Bugas sa labas. So, ito rin yung nasa roof deck. Ihigupin yung hangin sa loob, ibubugas sa labas. So, pwede siyang indoor, pwede siyang outdoor. Ha? So, pwedeng indoor, pwedeng outdoor. Yung split type, merong indoor, merong outdoor. Eh, yung electric fan. Di ba madalas, indoor yan. Ha? At kung mamimiloso po ka ng konti, ang electric fan ay unang-una, applyan siya. Ha? So, yung tanong, equipment eh. Ha? So, ang pinaka-safe natin is yung window type ACU. So, kung ito yung room natin, madalas, di ba, yung cover lang naman yung nakikita eh. Yung pinakakatawan, nasa bandang ilabas. Ay, ilabas. Bandang labas. Dahil nga, kailangan niya magbuga ng mainit na hangin. So, karamihan ng, yung karamihan ng parte ng window type mo, ay nasa labas. Kaya, mas maganda siya yung pinakasagot mo. So, eh, pwede niyong i-argue, eh, sir, yung electric fan, appliance, ah. Hindi ba yung window type na bibili rin sa appliance center? Oo nga, kahit nga yung split type ngayon eh. Dati walang, kanyari, mga Benson, Anson, ganyan, Western, walang mga split type yan. Dati na binibenta, basically window type lang. So ngayon, meron na rin sila. Yeah, so, pagka nakakita ka ng mechanical plans, makikita mo dun, schedule of equipment. O minsan, may window type, minsan may split type, minsan may mga VRB, ganyan. So technically ang window type basic pack unit ng AC. So para siyang ano to ayun nga yung pinaka basic. Parang inulit ko lang. Anyway, so hopefully na gets niyo bakit window type yung sagot natin. Okay. So number 3, which is the best color for a roof deck? Light gray, light beige, dark gray, dark beige. So, ang sagot ay light beige. Kasi, di ba, parang kailangan yung roof deck mo hindi nakaka-absorb ng heat. Maganda, nakaka-reflect siya. At ang mas mataas na reflectivity ay yung mga lighter in color. So, pinaka-light dyan, sa tingin ko, pare-pareho naman siguro tayo ng paningin, ay yung pinaka-beige. Ngayon, sir, pwede nyo sabihin, sir, paano, kunyari, cementitious ang ginamit? Oh, naglagay ng waterproofing. O eh, yung nilagyan ng topping, ganyan. Hindi ba gray yun? Ganyan. Eh, syempre, ang tanong, yung kulay-kulay eh. Hindi naman tinanong yung material o yung kulay ng pinaka-material na ginamit mo eh. Hindi naman sinabi kung ano yung material na yun, di ba? So, pinaka-no, doon ka lang sa parang pinaka-basic na tinatanong, no? So, kulay muna, yun, no? Best color nga eh. Doon ka sa kulay, huwag ka na mag-assume ng material. Kasi pwede mong assume, sir, paano kung gumamit kami ng asphalt yung membrane? Di ba kulay itim yun? Hindi ba dapat mas yung malapit dyan? Materialis yun eh, kulay ng materialis. Ang pinag-uusapan, kulay lang. Kulay, hindi yung materialis. So, mag-stick ka lang dun sa pinakatanong. So, 4, which is not a recommended color of a firewall. A, white, blue, black, or beige. So, parang same approach lang dun sa number 3. So, ang sagot ay black. Kasi nga, mag-absorb ng ano yan, ng heat, ano? Eh, pwede mong masabi, sir, paano kung, ayun na naman, waterproofing, gumamit kami yung mga emulsion, ganyan. Eh, ganun din. So, ang tanong ay kulay, hindi materialis. So, dun tayo sa madilim. Nakaka-absorb ng heat. So, 5, which is an appropriate material for suspended ceiling. A, 7.5 mm Bison board. B, 12 mm gypsum board. C, 12 mm MDF. D, 10 mm lawanit. O ang sagot, mas usually naman gypsum ang ginagamit, di ba? Pwede rin naman 5 cm. So, bakit hindi 5 cm yung sagot natin. Kapal naman yan. Itong kapal na ito na yung mga planks. Yung si Hardiplex, merong yung plank na may design na wood, grain, ganyan.
So usually 7.5 din yung thickness nun. Bakit hindi MDF? Oh, mabigat. Ah, hindi ginagamit talagang pangkisam yan. Yeah? Bakit hindi lawanit? Eh, wala namang 10mm na lawanit. Usually pinakamakapal na niyan yung 6mm na. Ah, so dito ka sa pinaka-safe. Yung usual natin na 12mm. Okay, so next. 6 wall-mounted exhaust fans for warehouse should be located A. at the highest part of the wall, B. at the middle part of the wall, C. at the lower part of the wall, D. anyway. So, ang sagot ay at the highest part of the wall. So, kung ito yung padel mo, ng warehouse mo, pag nilagay mo dito, sa bandang ibaba o sa bandang gitna, eh yung karamihan ng hangin, umaangat, yung mainit, so mas mahihigop mo kung nandito ka sa bandang itaas, para mabuga mo agad-agad, palabas. Para yung mga aircon, kaya window type, o yung mga wall-mounted na FCU, madalas sa bandang itaas nilalagay ng pader. Hindi doon sa bandang gitna o bandang ibaba. Ngayon, pwede rin na maging setup kung ito yung warehouse mo sa plano, say, meron kang exhaust doon, meron kang exhaust dito, tapos, lagyan mo ng intake doon, lagyan mo ng intake dyan. Para pasok ng, hopefully, malamig na hangin, labas yung mainit na hangin. Pero syempre, depende rin yung sa diskarte ng mechanical consultant mo. So, pero kung ito yung tanong, ayan, pinaka-safe yung highest part ng wall. 7. Which window is recommended for high-rise condominiums? A. Fixed, B. Hopper, C. Awning, D. Casement. Ang sagot ay awning. Ngayon, ito, mahirap na madali. Kasi unang-una, mahirap dahil ang laki ng condo, daming spaces doon. So, pwedeng yung unit, sa unit may banyo, yung mismong bedroom ng unit, ganyan. So, sabihin natin, may mga condo pa na may bintana sa may hallway. Tapos, pwede rin sabihin na yung room o yung space na sa smoke chamber. So, marami kang pwedeng maiisip eh, no? Pero kaya ako sinabing madali na mahirap. Ngayon, kung titignan natin, kung babaguhin natin, sabi kasi ano yung irerekomenda mo. Ngayon, bakit awning yung sagot? So, sa mga condo, depende pa sa developer yan, usually gumagamit ng casement saka awning. Yung hopper, parang wala pa ako nakita. So, sabihin natin, ito yung window mo, sa side view ba? Pagka-hopper, ito yung labas, ito yung loob. Pag-hopper, pwede kang outswing, pwede kang inswing. Pagka-awning, usually, outswing yan, di ba? Casement, usually, outswing din. So, yung fix, non-operable. So, bakit hindi fix? Siguro, kung naka fully cladded ng glass yung condo mo, may fix ka na panel sa curtain glass mo, pero may operable ka pa rin. So, parang no-no pagka non-operable. No? So, bakit hindi casement? Pwede naman actually ang casement. Yung nga, sabi ko nga, depende pa paano yung approach mo sa design mo. Ngayon, tignan natin ngayon ano yung advantage ng awning sa casement. Si awning o si casement, 100% na ventilation. Si awning, since madalas nilalagyan siya ng limiter, yung 100% ventilation niya, nababawasan. So, pagdating sa ventilation, medyo may plus si casement kay awning. Pero, si awning, kahit na maiwanan ng isang, sabihin natin, unit owner, yung bintana niyang nakabukas, hindi papasok yung ulan. Hindi, kung malakas yung hangin, yung mga papil-papil niya sa loob, hindi tatangayin dahil kahit papano madideflect yung hangin mo. Si casement,
pag naiwanan siyang bukas, tapos umulan, patay na. Posibleng pumasok na yung ulan. Tsaka nga, yun nga, sabi ko nga, kung kunyari sa plano, ito yung unit mo, i-assume natin na yung unit may balkonahe. So, yung pagka-casement ang ginamit mo, maiwan mo man na nakasara, kahit pa paano, may bulada. So, kahit pa paano, hindi, kung may papasok man na ulan, minimal. Pero si casement, si awning, may balkonahe ka man o wala, okay lang. Okay lang na maiwan mo siyang nakabukas. Kaya medyo safe yung awning for me. Kahit na pwede naman yung casement. Kunyari, si City Land. May balcony man o wala yung mga condo nila. Usually, casement ang mga yan. Pero bilang arkitekto, kailangan mo i-consider yung environment mo. So, medyo pinaka-safe yung awning for me. Ko-consider mo yun din, siyempre, yung mga posibleng mangyari dahil sa, yung nga, yung pinaka-behavior o yung ano ng unit owner. Okay? So, kaya awning ako. Pero di ko sinasabing hindi pwede yung casement. Kaya ako natatawa eh. Kasi pwede naman nga. Kaya yun. So, hangin, ulan. So, mas okay kung awning. O8, a manager of textile factory intends to hang his son's drawing on a wall of his office. Which luminaire would you recommend to this? Or to use, siguro, without consuming too much electricity? A. LPS truck light. B. HPS spotlight. C. Recessed incandescent lamp. D. Surface mounted CFL. So, ang sagot ay surface mounted CFL. Anong LPS, low pressure sodium? Anong HPS, high pressure sodium? Pareha silang high intensity discharge. So, tapos yung incandescent lamp. So, pamilya naman kayo. Minsan ang tawag ay Edison lamp, di ba? And then, kasi dito ang primary consideration natin, without consuming too much electricity. So, mataas sa kuryente yung incandescent. Mas mababa yung surface mounted. Compact fluorescent lamp. Eh, sir, ba't hindi spotlight? Ba't hindi track light? Wala namang ang LPS, mababa ang color rendition. So, pagkaya ng ginamit mo, yung kulay o yung drawing, kung may kulay man, hindi masyadong ma-highlight, no, yung pinakakulay ng drawing ng anak ng manager. Tsaka wala pa akong na-encounter na luminaire na track light na nilalagyan ng LPS. Ang pinaka-HID na nakita ko na available dito sa atin na pang track light ay metal halide. No? Ganon din yung HPS. HPS usually mga nakikita nyo sa kalye. Yung mga kulay dilaw. Actually, parehas na dilaw yan. So, yung spotlight, ayan, wala rin atang HPS na spotlight. So, pinaka-safe yung surface mounted CFL. Sir, hindi ba ma... pwede mo naman ano eh. Pwede naman, kunyari, ito yung kisam eh. Ito yung pader. No, ito yung drawing, ganyan. Pwede mo naman ilagay dito yung, kunyari, yung luminaire mo na may CFL. Sa tingin ko naman, makikita pa rin yung drawing eh. Kaya kahit na hindi ka gumamit ng spot o track na fixture. So, ayun. Tsaka tipid kahit pa paano yung compact fluorescent lamp. Kaya ang sagot ko ay letter D. So, 9. Generator is to be placed inside the building. What must be provided? Hindi ko ata na type yun. 2. Avoid no the constant vibration coming from the generator. A. Provide neoprene pad under the generator. B. Provide double wall in the perimeter of the generator room. C. Provide cavity wall at the perimeter of the generator room. D. Provide concrete pad under the generator. Okay, ang sagot ko ay provide ng neoprene pad. Yung synthetic rubber, ang neoprene.
Kasi yun lang yung pwede mong, actually, maganda nga ano eh, kung kunyari, ito yung slab mo, merong kampad, tapos, ito yung genset mo, meron kang isolator, vibration isolator, which, yung neoprene pad ay isang type ng vibration isolator. So, pagka pinili mo concrete pad, pinatong mo lang, kahit papano, meron pa rin vibration yun. Hindi pa rin na-isolate. So, maganda, may concrete pad ka, tapos meron ka pang neoprene. So, kahit na wala kang pad, may neoprene ka, mas malaking tulong yon para ma-avoid yung vibration. Okay? So, bakit hindi yung double wall, hindi yung cavity wall? Eh, vibration eh. Hindi naman ingay ang pinag-uusapan. Yeah? So, maganda yung genset nyo, mga less than 75 decibels, para hindi masyado maingay. Okay? So, tapos, take note, hindi lang generator yung nilalagyan ng mga pad. Pwedeng, kunyari, may outdoor ka na EHU. Okay? So, maganda, may pad din yan. May outdoor ka na, may mga cooling tower ka, ganyan. Mga tangke, water tanks. So, maganda, may mga pad din. So, pinaka-safe yung neoprene. Pwede rin, yung mga vibration isolator, may mga spring type niyan. No? Kung saan, kunyari, ayun, meron kang exhaust fan. Ito yung ceiling board mo. Ito yung soffit ng slab. May mga support yan. Maganda dito, may mga vibration isolator ka rin. Kasi kung wala yan, aba, kung merong floor finish yung slab mo dito, sabihin natin tiles, constant vibration nito dahil may movement lagi, pwede mag-aangatan yung tiles mo. So, mahalagang component yung vibration isolator. Then, which among the choices given is the best way to prevent sound transmission? A. Common brick. B. 8 inches. 8 inches thick concrete. C. 5/8 inch gypsum board and 3 inches studs with the insulation. D. 1/2 inch gypsum board on 3 inches target studs. Ang sagot ay hindi ko pala na-highlight. Anyway, ang sagot ay 8 inches thick na concrete. Itong gantong tanong medyo mahirap for me, no? Kasi iba-iba ang sound transmission class ng kada partition. So ngayon, kada partition, may iba-ibang setup ng materyales. Pero yun nga, kung hindi ka masyadong familiar, ang pinaka-safe na approach para walang masyadong matransmit dun sa room mo, eh mas makapal. Yun na lang. So kaya pinaka-safe yung 8 inches thick na concrete. Sa tansya ko, above 50, 58, 57, ganyan, yung STC ng ganitong kakapal na concrete. Yung C and D, yung mga 40 plus lang yan, o 30 plus. Hindi ko rin kabisado. Pero nga, just in case may ganitong tanong, at yung sound transmission sa space mo, yung focus o yung concern, piliin mo na lang, mas makapal, mas okay. 11. What should not be allowed to cross a beam? A. Conduits. B. Soil pipes. C. Air conducts. D. Water pipes. Ang sagot ay air conducts. So, mapa supply air yan o return air o pressurized air o kung fresh air man. Parang pag kung ito yung biga mo, pag pinatagos mo yung ducting, ang laki nun. No? As compared sa tubo. Yeah? Ang ducting, pwede naman tumagos sa slab. Pwede naman siyang tumagos siguro sa pader. Mapa yung pader mo, CHB, precast, reinforced concrete, drywall. Siyempre, lalagyan mo rin ng sleeve. Pero kung sa biga, ewan ko pa paano mo siya isisingit sa mga stirrups mo, ganyan. Yeah? Imposible na magbawas ka ng stirrups para lang mapatagos mo yung pinaka-ducting mo.
So pinaka-safe yung aircon ducts. 12, in MEPF works which should not be relocated, A, waterline main branch, B, mains SAD or supplier duct, C, sprinkler branch, D, medical gas copper line. Ang sagot ay yun, yung ducting mo. E pagka yan, na-layout na o na-install na, o sabi na, na-mount na, o mahirap na i-relocate o i-divert pa yung ducting. O mas kumbaga, mas komplikado, mas malaking trabaho. O sabi nga sa mga site, maglipat ka na ng kahit anong gusto mo ilipat, huwag ka maglipat ng ducting eh. O kahit ano pang ducting yung daladala, o kahit ano pang hangin yung daladala ng ducting mo, hanggat maaari huwag kang maglilipat. 13, if water comes out as soon as the fire sprinkler system is activated, the system is wet type, reaction, deluge, or dry type. So ang sagot ay wet type. Yung tatlo, wala agad-agad na, o kumbaga lahat ng linya niya, walang laman na tubig. So pagka pre-action, usually compressor, pagka deluge, wala talaga, hangin lang yun nandoon, pero hindi compress. Pagka dry type, wala rin tubig yan, walang hangin, so ma-activate lang lahat yung tatlong yan, mas sa mga makadetect o ma-activate yung, ayun, yung mga detectors mo. O ma-exceed yung temperature, yung ganitong head para yan sa priya, ay sa deluge, sorry, deluge. So 14, what is the most effective material to remove echo? A, foam insulation, B, heavy curtain, C, drywall, D, staggered wall framing with insulation. Ang sagot, heavy curtain. So, pang, ay nga, yung echo, ang reason ba't nagkakaroon ng echo dahil sa reflective surfaces. So, pagka heavy curtain ka, kahit pa paano, ay hindi siya ganun ka-reflective. Yeah? Yung insulation, gagamitin mo siya pang sound transmission. Yung staggered wall framing with insulation, tulad nitong image, nakakatulong yan sa sound transmission, hindi sa echo. Okay, so, echo ang pinag-uusapan, kaya doon ka sa heavy curtain. Pagka tumama yung reflected sound, ma-absorb at kahit pa paano, walang masyadong reflection. 15, what pipe should not be buried? Polyethylene, galvanized iron, black iron, polyvinyl chloride. So, ang sagot ay black iron. O, bakit? Pwede naman kung pwede. Pero dapat, lagyan mo ng primer kasi kakalawangin yan. Yung GI, kakalawangin pero mas matagal bago sa BI. Dahil ang BI na nilagyan mo ng zinc coating pang protection sa kalawang, nagiging GI. So PVC, PE, hindi kinakalawang. Kasi plastic yan, baka mabasag. Pwede mo naman discard yan, lagyan mo ng sunbedding. Kahit nga sila Maynila at Manila Water, nagbabaw ng tubo nila na plastic. So si BI, mas kakalawangin, kumbaga pagka siya yung ibinawon mo. 16, which does not have a water saving feature, A, aerator on sink faucet, B, 6 liters per flush water closet, C, lavatory with pop-up, D, 6 liters per minute bidet shower. So ang sagot, ayun, yung lavatory with pop-up, ito yun. Yung pop-up, iangat mo yun, magpa-pop out itong pinaka-drain cover. Anong nakakatipid na tubig dun? Sa tubig dun? Wala. So, ayan. Yung faucet, pagka walang aerator, ganyan. Pag may aerator, ganito. So, mas nakakatipid daw yan sa tubig kasi walang nasasayang. Parang okay yung flow niya. Tapos, itong mga ito, ang mga water-saving feature yan ng inodoro.
Eh, pati yung pinaka-bidet, bidet hose mo, bidet shower. Lesser than this, mas okay. Pero beyond this, kahit pa paano, mas magastos na daw sa tubig. So, ang sagot natin, walang kinalaman yung pop-up drain mo sa pagtitipid mo ng tubig. 17, which CCT description is best for office spaces? A, daylight, B, warm light, C, cool white, D, any. So, ang sagot, cool white. CCT is correlated color temperature. Pagka warm light, yan yung mga 2,700-3,000 K ang range niyan. Pagka daylight, ito siguro mga 4,500-6,000. No, yung cool white, mag-i-start siyan mga 5,000. Pero in between siya ng, kumbaga, in between ng warm, pati si, ng daylight, pati si cool white, sorry, in between yung cool white ng daylight, pati kay warm light. So, sa offices, tama, maganda sana na, maliwanag, pero hindi masakit sa mata. Kasi kahit pa paano, kapagod sa mata yung daylight. Okay ang daylight pang mga outdoor, ganyan. Cool white din ang gamitin mo pang yan, mga patient rooms ng hospital. Binati mga library, pwede rin. Mga patahiyan, kasi kahit drafting, okay, yung cool white. Pagka nag-warm ka, okay, kahit pa paano relax yung mata mo, pero antukin ka. Kaya nga, sabi nila, pagka ito, mga bedrooms, maganda, warm para ma-relax kahit pa paano yung katawan mo, yung mata mo, makatulog kagad. Medyo mas okay yung cool white pagdating sa working areas. Teka, pagka working area, siyempre malaking, medyo malawak yon, working area ng sa talyer. Maganda, daylight yan. Daylight, kasi kailangan mong maliwanag ng mamaliwanag. Kung mga kaso ng sasakyan, ganyan. Mga parking areas, maganda, daylight yan. So next, unit of measurement use, pagka bibili ng lumber sa isang hardware. Add number in feet, even number in feet, even number in meters, and then add number in meters. Walang is. Ang sagot, even number in feet. Ayun, siyempre, pag bibili ka ng kahoy, ng lumber, yung sukat, yung dimension, hindi naman feet, hindi naman meters. Yung haba, length. Siguro ang pinag-uusapan dito. O pagka bumili ka, usually ito pa rin yung ginagamit kahit na nakametric na tayo sa mga hardware. Sa mga depo, pag tinignan mo yung parang price tag, naka-MM. Yung iba nga, actually, may naka-fit pa. Mas madalas talaga sa hardware, naka-ano pa rin, naka-fit yung haba. Kahit yung sukat, pabiling 2x2, pabiling 2x4, ganyan. So, walang haba ng kahoy na odd number. Usually, 8 feet, 10 feet, 12 feet. Meron ka pa rin mabibili, mga 6 feet, pero yung mga ano na yan, mga planks. Pagka mga lumber na available sa hardware, ayan yung mga dimension lumber. 19. Which steel section is best for exposed trusses? Round bar, tubular, angle bar, channel. Okay, siyempre, tubular, parang kahoy lang, mas magandang tingnan. Pwede namang angle bar, pero ayun nga, mas, kahit pa paano, mas magandang tingnan sa mata pagka tubular ka. Ginagamit ba yung tubular pang fashion? So, akala ng iba, pang rafter lang. Pwede ka namang mag-fabricate, puro tubular ka na gano'n. Sorry sa drawing. So, ayan, no? So, mas magandang tignan sa yung tubula. Sa tatlong ito, pwede mong gamitin pan-trusses. Yung round bar, pwede ba? Oo, pero siguro pang web members lang. Yung top and bottom cord mo, haluan mo ng, sabihin natin, ang angle bar kung nagtitipid ka.
20 on technical aspect, what is the main difference between dampproofing and waterproofing? A, cost, B, pressure, C, direction of flow, D, thickness. So ang sagot ay siyempre pressure ng tubig. Pagka dampproofing, vapor o moisture lang yan. So technical aspect, may difference siya siyempre yung sa pressure. Sa direction of flow, wala naman kino-consider ng ganyan. Sa thickness, depende sa materials ng waterproofing mo. So hindi mo pwedeng kumbaga parang kung mag-evaluate ka ng bids, kung hindi lahat detalyado, mahirapan kang i-assess ng apple to apple. So kung thickness ang pag-uusapan, pati yung cost. So pinaka-safe yung pinaka-pressure mo. Aba, tapos na pala. So, ayan. Salamat sa lahat ng nag-subscribe, subscribe, like, and everything. So, hopefully, yung mga nagko-comment, nasasagot ko naman ng mabuti. Para dun sa mga hindi ko estudyante, dito sa CDEP, kung gusto nyo malaman kung anong mga nangyayari dito, tignan nyo yung hashtag CDEP is love. Okay? So, ayun. Thank you very much. Ayaw nga pala, yung ating Bible verse. So, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. So, kung i-reflect natin at i-relate natin dito sa journey nyo, malapit na yung exam. Lagi kong nababanggit yung marami kang maririnig na bulong ng demonyo. Usually, naiimbento lang o na-augment lang kung paano ka mag-isip. Yun siya, pressured ako, kinakabahan ako, ganyan. Lahat yan para sa mundo, ika nga. Kaya ka siguro kinakabahan dahil iniisip mo ano yung pwedeng sabihin ng ibang tao sa'yo pagka hindi ka pumasa. Kaya ka na-pre-pressure dahil ini-impose mo sa sarili mo na dapat ganito ka, ganito yung performance mo, ganito na dapat yung naaral mo, ganito na dapat karaming alam mo, blah, blah, blah. Every day you can renew your mind with the guidance and help of God. Siyempre, nandyan yung mga kaibigan nyo. Huwag mo hayang dikdikin ng sarili mo, yung sarili mo. Dahil lang sa pwedeng isipin ng ibang tao sa iyo. Just enjoy the journey, be grateful with it. Marami kang natututunan, ganyan. At kahit na malapit na yung exam, subukan mong hindi mag-cram. Yeah. Enjoy mo lang yung journey of learning itself. Yeah. Ako, yun nga, itong exam nyo na ito, this June, June 9, no? June 9 na ba o 10? Ito yata yung pinakamagang schedule ng exam eh. Kaya mas naghahabol ako sa classes ko. No? So, nag-start ako mag-class mga February yata. Nasa building tech pa rin ako, karamihan. So, sobrang haba kasi talaga ang building tech. Anyway, so, kayo rin siguro na nararamdaman nyo na kailangan nyong matapos, tulad ko. Yung mga gusto nyong aralin, okay lang yan. Just, huwag nyo masyadong i-pressure yung sarili nyo. Actually, ganun din ako. Siyempre, iisipin mo na kailangan matapos mo to para yung confidence mo. Ibigay mo lang lahat ng kaya mo. Sigurado, pagka ganun yung ginawa mo, yung future self mo magiging proud sa'yo. So, ayun. So, hopefully, makapag-record pa ako ulit. Ayun. So, thank you very much sa pagtsatsaga, sa pakikinig, you know. Again, kung ako mag-exam, yung mga sagot ko dun sa mga tanong na napasadaan natin, yun yung isasagot ko. May sarili kayong galing, may sarili kayong diskarte, so pagkatiwalaan nyo yung sarili nyo. Okay? So, see you. See you tuloy. Thank you. And God bless and peace be with you all. Amen, amen, amen.